sa ganito, ano yung, this is how to pray, na titingnan natin na nung panahon na yon, titingnan natin yung konteksto ng pag-aaral natin, nung panahon ang mga tao, ang mga disipulo, before Christ, kanino sila natututo manalangin? Sa mga tagapagturo ng kautosan, sa mga Pharisees, sa mga Sadducees. At makikita natin, itong mga disipulo na ito ay bahagi ng religion ng Hudyo. And they learn a lot of things, even in prayer. Or maybe, they even saw this teacher of the law praying in public. Kaya nga, kung babasahin natin yung mga naunang mga verses, sabi ng Panginoon, kung kayo manalangin, pumasok kayo sa inyong kwarto, sa inyong mga room, kung kayo manalangin, huwag kayong tumulad saan? Sa mga nananalangin, katulad ng mga Pharisee sa labas, upang makita lamang ng mga tao sila ay nananalangin. Public prayer is not, hindi ito pinagbabawal ng Panginoon, but the attitude in praying in public. Amen. Kung tayo ay nagpapakitang gilas lamang using the moment with God, using the time of speaking to God, ay nawawalan ito ng kabuluhan sa Diyos. Whatever we're doing in the presence of God publicly, at hindi ito totoo sa atin at hindi tinatanggap ng Diyos, then all is in vain. Kaya nga sabi ng Panginoon, but instead of praying outside, go to your room, and the Father who sees you in private will reward you. Amen. If we will sing, if we will pray in public, yes, in the church, but it is not really for praising God, it is not really for focusing God, then it is useless. It's better for us to come into our room, worship Him, sing praises, and worship song, and pray for Him, then He will bless us. Amen. He will not deny us from His presence because we are doing the right thing. Na kahit nandito tayong lahat, but if we have the wrong motives, if we have the wrong attitude in praising the Lord, in praying, in raising our hands, then it's useless. Nawawala naman talaga. Kaya minsan lumalabas ang mga tao paglabas ng church, parang hindi naman ako nagpunta sa church. Why? Because you failed to come into the presence of the Lord. Because the Lord did not allow us. Hindi yung control. At the control is really in God. Kapag hindi natin na-peace ang Diyos sa ating preparation, in the manner of our worshiping, in the manner of our praying, then God will not allow us to come into His presence. Kung gano'ng kabigat ang puso mo, pumasok, lalabas kang mabigat ang puso mo, because the Lord did not give you rest. That's the reason why we are coming to God. Sabi ng Panginoon, I will give you rest. Saan? Sa lahat ng alalahanin mo. Hindi lang yung physical mo, kundi sa lahat ng mga problema mo sa buhay mo. Because I'm willing, sabi ng Panginoon, in Matthew 11:28, I'm willing to take of all your loads so that I can care for you, so that you can have rest. Hindi sinabi ng Panginoon, tatanggalin niya. Ang sabi, pagpapahingin ka tayo. Kaya going to God, encountering God in our personal time, reading the Bible, especially in church, together, napaka-importante yung ating kalooban. Kasi, hindi nakikita ng tao yung kalooban mo eh. Tama ba yan? Amen. Nobody can see what's in your heart when you come to church, when you pray, when you lift your hands, kundi ang Panginoon na. Namang. But, kaya naman, merong personal connection pa sa Panginoon if you have the right attitude in worshiping Him because you have prepared the right way or the proper way. Kaya ang Panginoon sabi niya, this is how you pray. Ang sabi niya, our Father, basahin natin yung verse 9b, our Father in heaven, hallowed be your name. Let us discuss the word our Father in heaven. Sabi dito, Jesus transferred the fatherhood of God from a theological doctrine into an intense practical experience, and He taught His disciples to pray with the same intimacy. Ano yung sabi dito? Bakit Father? Yung ginamit na term ng Panginoon. Before kasi, lahat ng mga Hudyo, ang kanilang konteksto sa Diyos ay isang Diyos na napakalayo, napakalaki, napakabanal, at tinap na napakahirap maging intimate sa Diyos. Why? Because ang lahat ng offerings nandun. Kailangan mo na offerings nandun. Pero, He is a God
Merong faith, you have a personal faith, but that God is so very far and so very big that you cannot come into closeness to Him. Kasi nga, ganun ang kanilang perception, yung theological concept na itinuturo sa mga tao. Maraming batas na hindi ka pwedeng basta lumapit sa Diyos because you will die. That's why you need to prepare your heart, you need to cleanse your heart. Pero ano yung ginawa nito ng Panginoon? Our Father, sino ba anak ng Diyos during that time? Jesus Himself is the only begotten Son. Ang sabi ito ay, He allowed His disciple to exercise a call. I believe during the time they cannot, during their prayer, they do not use the word Father, or they do not use the word Abba, until Jesus Christ told them, this is how you pray, Father. Anong ibig sabihin ng pagtawag natin, Ama? It brings us into a closer, intimate relationship with God. Yung katotohanan na ikaw ay anak ng Diyos at ang Diyos ay iyong Ama. Our Father, our Abba, our dearest Father, this is to be the foundational awareness of all our prayers. Then when we pray, it means that